Masakit na ba sa ulo ang makulit at makahulmong aso? Aba, may taong kayang patinuin ang inyong alaga. Yan ang good news namin, maya-maya lang. Man's best friend na may tuturing ang mga aso. Pero may pagkakataon ding sinusumpong sila katulad ng mga tao. Anong gagawin nyo kapag nangyari ito? Diyan na po pumapasok ang mga tinatawag na dog whisperer. Dog, ano ka mo? Eto po at kilalanin natin sila. Nangigigil at palaging galit sa kapwa aso ang Greater Swiss Mountain Dog na si George. Yan ang problema ni Mommy Lorena at Yaya Rian. Dalawang buwan pa lang daw si George nang kagatin siya ng isang Labrador. Kaya naman, sa tuwing lalapitan siya ng ibang aso, nagiging bayolente ito para protektahan ang kanyang sarili. I was terrified. I believe me, I kind of whooped the dog. Dati po, nung naglalakad po ako kay George na mag-isa, nanghahatak po siya. Tapos lalo po pag nakasalubong yung malalaking aso. Dahil dito, to the rescue si Kuya Lester, na mas kilala bilang isang dog whisperer. Ang misyon niya, mapaamo ang mga aso. Hindi ko kaya mabuhay nang hindi ko makita yung mga aso. Bottom line. And hindi ko kaya makita na yung mga aso nagiging danger sa society na mangangagat ng bata, na mangangagat ng tao. Body language ang paraan ni Lester para maintindihan ang mga aso. Kinakailangang magkaroon ng eye contact at matinding koneksyon sa mga aso para mapakita na dapat kanilang igalang. Sa mga behavior problems ng aso, kailangan muna malaman natin kung saan ang gagaling yung behavior problems nila. Hindi porket nangangagat yung aso, aggressive na siya. Nangangagat yung aso dahil natatakot siya, o kaya dominant siya, o kaya territorial siya, or possessive siya. Malaking parte kasi ng pagbabago ni George ang pakikitungo ng kanyang mga amo. Dapat maipakita na kayang kontrolin ng amo ang kanyang aso. Hold. Stay. I feel 100% more confident. I'm not afraid anymore. So, for me, it's a priceless. Lahat daw tayo pwede rin maging dog whisperer. Kailangan lang kilalaning mabuti ang bawat kilos at galaw ng ating mga alagang aso. Cherry Mercado, News 5.